yata yon. Pagkat si Kristo'y nabuhay na, purihin ng Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinagsiang kasalanan, nalupig ang kamatayan, sinayan natin ang pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo na kami ay magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo na ang iyong mga utos ay aming makalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahan na matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hintil at ang mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol
Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit, nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Likaonya at sa lupaing nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo'y may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid," at lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonya, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa inyong tao." Tinawag nilang Zeus at Bernabe, si Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus, nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ang mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag niyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay nito na walang kabuluhan at manumbali kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon. Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamagitan ng kaputihang ginawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa silang pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo poon ang dakilang karangalan. Hindi namin maangkin pagkat ito'y iyong iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos ang palaging winiwika? Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos sa kanilang mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain na lumikha ng langit at san sinukob, Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig
ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya. At ako ay lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sandibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami ay sasakyan niya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, ay susuguin ng Ama sa pangalan ko. Ang siyang magtuturo sa inyo ng lakat ng bagay at magpapaalaala ng lakat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo muna po ang lahat. Ayon sa ating ebanghelyo ngayong umaga, papaano natin mapapatunayan na talagang mahal natin ang ating Panginoong Jesus? Kung ang lahat ng kanyang mga utos sa atin ay tinatanggap natin at tinutupad ito nang walang pagkukulang. Kung ginawa natin yan, mapapatunayan natin talaga na mahal natin ang ating Panginoong Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Buong pagtitiwala na itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang ating tugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway isabuhay ang diwa ng Ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang paglilingkod, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat naway magsikap na itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na ng mga may hina at may hirap. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihang ipinakita sa atin ng Panginoon, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo ng ganap na pagkagaling, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapa naway makapasok sa lugar na ihinanda ni Kristo para sa kanila, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Amang makapangyarihan, dinggin mo po ang aming mga panalangin at buksan ang aming mga puso upang tanggapin at ibigin ang aming mga kapatid na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang at tinapay kawindog ko't
sa iyo ng iyong bayang nagpupulit, nagkakaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, angay sa iyo ng iyong bayang nagpupulit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin na kalakip ng aking mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang pag-aakin ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lakat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pag-aaking ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay iniagin sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupa na handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin
ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at
patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa
isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak. Ay papakinabangan mong lagi sa kanyang lakas bilang bunga na masagana
ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsipo muna po ang lahat. Maaari na pong lumabas at tumayo ang mga nasa ikatlong grupo.